Ito ang inyong Armed Forces. Good morning po ulit sa ating mga panauhin. Ako po kasi personally, sir, I'm interested dyan sa mga ganyang usapin po. Kasi yan po talaga, lalo na sa anggulo po ng mga kabataan, yan po talaga yung medyo nawawala po talaga sa amin. Na in the midst of business, sa career, sa love life, kung isama na po lahat natin yan, medyo nakakalimutan na po talaga yung pinaka-core kung bakit po natin ginagawa yung isang bagay. So I'm thankful lang po na ito po ay isang magandang paalala at panawagan po sa ating mga tagapakinig, hindi lang po sa mga kabataan, kundi in a larger scope na rin po. So para dun po sa ilang mga katanungan ko, sir, no? Ito po bang BCBP ay para lamang po ba sa lalaki, or ano po yung variations natin sa atin pong mga members na tinatawag po natin? Siguro po kay Sir Pancho Hamli. Ayun po. Nung nag-umpisa ang BCBP, noong 1980, ang inimbita talaga mga lalaki. There were 12 na businessmen and professional, tsaka kasama si Father Herb Snyder, yung spiritual director. Pero as the years went by, because gusto rin natin, pag na-transform yung lalaki, normally lalaki kasi nagli-lead din, di ba? Kailangan as haligi ng tahanan, siya yung ini-invite talaga. Pero iimbitahin din niya yung asawa niya kung siya married, no? At kung malalaki na yung mga bata, pwede rin niyang imbitahin yung mga bata sa isang, kung mga estudyante pa sila, meron tayong programa para sa mga estudyante, yung mga preschool program, bago graduate, ano? Tawag namin sa ibang lugar yung PALS, no? Ibahin na namin yung pangalan. Ngayon, yung asawa, pag na-invite, tawag doon joint breakfast. So, meron din nagsishare na couple, no? Na invited lang mga ladies, so that ang transformation, directed sa buong pamilya din. Kasi ang hirap kung yung lalaki lang yung imbitahin mo. Successful sa business, sa career, sa profession, pero hindi niya ma-cascade sa pamilya. Kailangan yung pamilya kasama rin. Kasi isang ano talaga tayo, lalo na sa Pilipinas, no? Family-oriented tayo. So, we invite, meron tayong breakfast sa men's, meron pa rin yata tayong breakfast sa ladies, meron tayong breakfast na joint, no? Merong kanya-kanyang schedule yan. And then, may young professionals, no? Babae o lalaki, tawag natin doon, coffee talk, young professionals na single pa. All over Metro Manila, even some provinces, no, outside Metro Manila, meron na rin tayo. So sa lahat na. So it's a community made up of men, women, couples, and their children. So ang napakaganda ho yung, kumbaga, yung konsepto na meron po pala tayo. Parang ano po yan, sir? Parang ripple of effects. Na kumbaga, tinambok po natin yung pinakaugat. Tapos tuloy-tuloy na po nating nasusustain kung ano po ba yung goal natin. Siguro po sa susunod na katanungan po natin para po kay Captain Bert Masiklat. Sir, nabanggit niyo po kanina or may nagbanggit po na tungkol sa marketplace na tinatawag po natin dahil tayo po ay parte ng iba't iba pong organization. Ngayon po yung tanong po natin, sir, is paano po natin dinadala yung marketplace natin kay Jesus Christ? Ano po ba yung meron or yung tanong ko kanina, paano po natin ibinadala si Jesus Christ sa marketplace? Yan. Kumbaga, paano po yung iba't ibang pamamaraan po natin, how we connect Jesus Christ sa marketplace po natin? Sa, kunwari, sa Air Force ka, so Air Force ang yung sa servisyo. Kung sa isa company, sa sales ka, puro sales. So how will you bring Christ in the marketplace? Yung Jesus as our model, being humble, being yung kung mga values na nakuha sa Father God. So, ikaw, natatransform ka rin. Ang idolo ko, si Christ. So, if Christ is your idol, ano bang gagayahin mo? Siyempre, hindi ka, yung kung ano yung nakikita mo sa Panginoon. So, pag nakita ka sa marketplace,
ah, si Barbert ay ganyan nga. So, hindi mo alam, na-attract pala na yung transform, nata-transform ka. Na, pwede pala. Naging mabuti kang halimbawa sa ka-empleyado mo, naging mabuti kang halimbawa sa pamilya mo, sa komunidad. Kaya yung walk your talk eh, kaya yun, you're bringing Christ and winning them for you. Yun ang nagiging, kung ano doon. So, yung values na nakon mo sa Panginoon. So, nakita ka na. Kahit hindi ka nagsasalita sa iyong action, kuha mo na sila. Yun, thank you po, Captain Bert Masiklat. Para naman po sa susunod na tanong natin kay Sir Jojo Pabalon naman po. Sir, matanong ko lang po yung paano po yung proseso. For example po ako, sir, interested po ako. Paano po yung proseso para ako po ay matransform? Kasi malay po natin may mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon na mga kababayan natin na interesado na rin po. So, paano lang po yung transformation process na tinatawag po natin? Okay. First, we will invite you sa mga breakfast venues, no? So, like sinabi ni Captain Bert, ito yung workplace mo, ito yung location mo, we have different chapters that have breakfast every Saturday, no? Like in Makati, they have Wednesday breakfast. And dun sa mga young professionals, meron kami mga Thursday night na coffee talk, we call it. We invite young professionals. And they join and listen to our coffee talks sa young professionals and breakfast sa mga couples and singles din na nai-invite sa breakfast. Once they attended four breakfasts, they become associate member in the Brotherhood. But to be part of the community, we'll invite you also after having the breakfast to join us and attend the Christian Life Program. So sa akin, very important yung Christian Life Program kasi here ay there are talks really to know more about our God, our loving God, to know more how to have a relationship with our Lord Jesus Christ. And of course, we know the power of the Holy Spirit, no, living in all of us. So andun yung mga talks that will really give us more about our Lord Jesus Christ. And through the Christian Life Program, after you finish this, it does not end there. There are formation talks, as our brother Jerry has said, may mga formation retreats sa Brotherhood. If you're a young professional, a single, we have single retreats for you to know more about your vocation in life, no? Kung ano yung gusto mong maging, no? Sa iyong sarili, no? Meron kami mga steward leadership training for young professionals, even adults, no? To know more and to empower them to do more for the Lord and also for their work, no? Pati sa trabaho nandoon. And meron tayo sa couple, meron tayong marriage retreat. Sa pamilya, meron tayong family retreat. So these activities, this way of life of the Brotherhood, yun na nagbibigay ng transformation not only to sinabi ni Brother Pancho na yung head of the family, the father, and doon na rin yung wife. Now, pag nasama mo yan at ang sentro ng pamilya ay si Jesus, pati yung buong pamilya, may sasama mo na magiging talagang sandalan mo, sandigan mo, ang ating Panginoon Jesus. And from there, you'll have a personal relationship with our Lord Jesus. Once you have this personal relationship with Jesus, then that's the time you'll also have this personal relationship with your brothers and sisters. And this time, because meron ka ng pananampalataya sa Kanya at para you know, you trust Him in all the things that you do, in all the things na ginagawa mo through evangelization works, yung service na ginagawa mo sa community, very light talaga, no? Talagang tuloy-tuloy ang servisyo mo sa Panginoon because meron ka ng relasyon sa Kanya. Nagkakaroon ka na ng relasyon sa iyong mga kapatid. Then it's you're from there, you're helping, before you need, you're helping your brothers and sisters, you're becoming loving, more caring, more sharing with one another. So yun yung BCBP, yun yung community. And yun, way of life na yun yung nag-grow sa akin, personally and other brothers and sisters, and of course, my children now, no?
who are also, I'm so blessed that there are also BCBP members, no? They're handling now the young professionals. As I said, my sharing kanina, I started my children, Joanne is 3, my son is 1 year old, but now they're 26 and 24. And they're helping the community, no, by evangelizing yung mga young professionals, no. So that's a blessing for me, and I thank the Lord for this, no, sa especially giving me this community, the BCBP. Yeah. Thank you po, sir. Very inspiring po naging pahayag ni sir. Na ganun ho pala kumakalat. Ganun ho pala yung vision, mission na meron po tayo dito sa organization. Siguro po sir para kay Sir Jerry Macaranas. Tanong ko lang po sir, bakit po young professional and businessmen yung atin pong naunang target po ngayon para sa organization? Tapos follow up na lang sir, ito po personal question na. Ito po bang organization natin, is open lang po ba siya for a certain religion or di ba po halo-halo na po yung iba? So open po ba to sa lahat ng religion sir? Catholic, Baptist or whatsoever po? Yes, yung sa una, huling tanong mo, is this open? In the breakfast, we invite everybody. There is no denomination of religion. But during the CLP, Christian Life Program, you must be a Catholic. You must be a Catholic to join them. Breakfasters, you can join any religion that you have. You can join the breakfast. Baka magbago isip nila, mag-join siya sa Catholic. So, you cannot be a full-blooded CLP, BCBP, kung hindi ka nakapag-CLP. And the CLP requirement is you must be a Catholic. Okay? Doon sa katanungan mong CYP, we have children who are already student, iba mga young professionals, makakapapasok sa trabaho. Tinatarget namin to simply because we are not getting older, younger anymore. So we are looking forward na pagdating ng araw, sila ang mga papalit by continuing process of having this brotherhood. Itong mga CYP na to, lalo mga anak natin, mga nasa estudyante, katulad sinabi mo, yung concern, baka mapunta pa kung saan-saan, they will have this coffee talk as what our RCD have told you, na meron silang schedule. Every chapter has this program, the CYP, para makikita din natin yung mga anak natin, mga kamag-anak natin na nasa school, sa mga kaibigan nila, to be a future BCP, full-blooded BCPB member, pag nag-grow na sila katulad na namin ngayon. Hindi naman siguro kami magiging selfish not to give them this beautiful opportunity that our Lord has given us. Kaya pinapakalat din namin to sa mga young professionals. Pwedeng-pwede po pala ako dyan, sir, kasi Catholic po din ako. Opo. Kasi po sir, sa community, ako po ever since may mantra po ako sa sarili ko. Parang may hashtag po ako, hashtag server forever. Yun po yung ginawa kong hashtag. So, it's good to know na makasama ko po kayo dito ngayon at mapaalala po sa akin na sa kabila ho ng business, sa lahat, problema, pagsubok sa buhay, there is God who is always there for us, to save us, to strengthen us. So, maraming salamat. Pero sa ngayon po sir, siguro last statement na lang kay ano po, Brigadier General retired Jerry Macaras. Kung meron po kayong mga platforms or like mga promotions po, website, mga calling cards or mga numbers po na pwede pong tawagan ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon, baka po pwede po nating maibahagi sa kanila para po sa iba pang mga karagdagang impormasyon. Opo. Our AMD here can answer for that. Sige po, sir. Pwede tayong mag-connect through bcbp.org. Yun lang ba? .com? Meron pa ba? No. Meron din tayong kapatiran eh, pero BCBP kapatiran. Ta-type lang. No, sa... hindi tayo ganun ka-technical eh. So, yun. BCBP kapatiran or bcbp.org. No, makikita na bas kahit nga BCBP, mililitaw na yan eh. So, pwede mong ma-access any chapter, the national, yung chapter,
programs, ano ba yung BCBP, breakfast venue, no? Kahit BCBP lang as a as an acronym, pwede. So ayun po, tuloy-tuloy na po natin, sir, para po sa ating pangwakas na bahagi na atin pong programa. Any parting messages na lang po mula po sa atin? Mauna po tayo kay Sir Pancho Hamdi. Ay, dagdag ko lang, kasi meron din tayong action group, no, tinatawag. Pagka-graduate mo, after CLP, tsaka information ka, tapos na to, meron ina-assign ka sa isang grupo of four, or kung ikaw ay couple, mga apat o lima kayo sa isang couple, may action group leader. Tapos, kung ikaw ay single, ganun din, apat-lima kayo, may leader kayo, may servant leader na para ma-sustain. Kasi hindi lang natapos ka ng CLP, breakfast CLP, pero kailangan merong grupo na tumitingin sa'yo, yung tinatawag natin pastoral care. Whether malipat from here ka, nalipat ka sa Visayas, Mindanao, may a-assign ka rin na isang group na who will take care of you. No, so, kumpleto. It is a holistic program, structure, na para ma-sustain ka hanggang maging leader ka rin, future leader. Yun. Para malaman na lahat, ilan, gano'n ba kayo karami? Yan. So actually, around that 20,000 mahigit ang active members. Hindi lang sa Pilipinas. Itong sa Pilipinas, we have that chapter sinasabi na, around 140 chapters and outreaches. Magmula Apare hanggang sa pinaka Jensan, Mindanao. Yan. Maliban dito, meron pa tayo sa US and Canada and also sa ASEAN. So, ganun na karami. Kung ano yung nakita mong breakfast dito sa Pilipinas, yun din ang makikita mo na nag-breakfast sa program. Kaya nga yung breakfast ito, to make it merong yan o talagang frame na ano mo sa gumbisa? Kadalasan, kung 8 o'clock hanggang 10, tapos na. So, kung ano yung ginagawa na opening prayer, may kanta muna, opening song, opening prayer, then introduce na yung sharer. After that, closing prayer, then fellowship. Kung yung nakita mo dyan, mag-breakfast ka sa isa, ganun din. Pati yung itsura sa one look, one feel, ang sinasabi. Yung warmness, yung greetings, nandun yun. Kaya yung busy, sabi na, hindi, from 8 to 10 po, tapos na tayo. Yung iba naman, katulad ng Hong Kong at saka yung sa Kwan, hindi, siyempre, depende sa anong sitwasyon. Ginagawa nila na hindi breakfast, naging dinner. Yung sa Bangkok ngayon, they're trying to have a luncheon. Kasi, busy ang mga tao, sabi niya, pwede natin gawing alas 11, luncheon na tayo. Pero the program is the same. Yun lang ang schedule. Sunod naman po natin si Sir Jojo Pabalan. Yeah, so again, I would like to thank you for inviting us here, no? Maraming salamat po. And of course, to add lang po, yung core values namin is really loving, love for God, love for community, love for country, and of course, our commitment to the Lord's work, our service to God. And of course, nandun din po yung excellence in the workplace, no? So, nandun po siya kasi yan po ang gusto ng ating Panginoon. To be and to give our best to the Lord, no? As good stewards of the Lord. And here, ang pwede kong i-share really is if we join the community, we will have this relationship with our Lord Jesus. If we have this relationship with our Lord Jesus, surely we'll have a good relationship with our family. If we have a good relationship with our family as a basic unit of society, for sure, we will bring this in the community. We will bring this in the country. So yun po, maganda po invitation po na to join us in the Brotherhood of Christian Businessmen Professionals, and for sure you too will also feel the love of our Lord Jesus and to have this relationship with Him. Thank you po. Thank you po, Sir Jojo Pabalan, and of course para po sa parting messages po ni Sir Jerry Macaranas. Must have been said, pero ang masasabi ko lang, we are inviting you, especially your spouses, the military personnel, and your spouse, and your children. Kayo po ay aming inaasahang for 12 years po, ngayon lang po nagkaroon chapter head na full-blooded retired military officer. Taga
Pasay po, taga Villamor. So, siguro talagang tinalaga talaga ako dito ng aking mga kasamahan dito to shepherd other military personnel who wish to join us. And our invitation is really great that you will know Jesus Christ and to live with these values. Kami nga po ay talagang nagpapasalamat sa leadership ng Philippine Air Force, especially ang ating commanding general na si Lieutenant General Rosano D. Briguez. Napakabait po niya na kami talagang welcome niya, and he is positive of supporting the BCBP, and we are looking forward for the itong katuparan ng ating ng aming pagpunta dito sa Philippine Air Force. Ulit, kayo po inaanyayahan namin every Saturday. Kakatok po kami sa inyo, sa inyong mga puso, at ito po ay inyong mararamdaman na one day we'll be serving you in the CLBC breakfast and the future CLP come October. Again, magandang araw po sa inyo lahat. So maraming salamat po sa ating mga naging panauhin. Siguro po ulitin ko lang din po para sa karagdagang kaalaman po patungkol sa BCBP, maaari nyo pong bisitahin yung bcbp.org, and of course search po natin sa Google ang BCBP Kapatiran para po sa iba pang mga karagdagang impormasyon. So ako po muli si Cherry Flores ng OA7. Maraming salamat po. Thank you very much, Cherry. Galing ng aking. Palakpakan natin si Cherry at yan na magiging partner ko ngayon sa ating palatuntunan, and eventually yung ating programang Up Up Pilipinas, pati yung programang ang inyong armed forces ay hahawakan niya na. And sir, maraming salamat sir sa inyong presence, attendance, at pagbibigay ng oras dito sa aming invitation. And alam ko na malaki ang may tulong ng BCBP sa programa ng aming commanding general, ng aming commanding general na si Lieutenant General Briguez doon sa programa para sa mga sundalo natin. Kasi yung airmen ay focus talaga doon yung programa ng ating commanding general. So kita ko sa kanya yung katuwaan na kayo po ay nagbisita sa kanya. And ang Air Force ho ay nagay pong binanggit ni CG namin ay talagang nadyan para suportahan po itong programa na ito. At kami naniniwala na malaki po ang inyong magiging contribution sa programa ng Air Force, at hindi lang sa Air Force kundi maging sa ating sambayanan. Kasi pag maayos lalo yung ating Air Force ay magiging mas maayos yung ating pagkisilbi, at ang epekto niyan ay para po sa ating bansa. So sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Isa na pong napaka makabuluhang oras ang ating pong ginawa para po sa ating mga kabayan, especially para po sa ating mga sundalong nanonood at nakikinig po sa ating palatuntunan. Hanggang sa susunod na linggo. Ito ang inyong Armed Forces.